bakit natin kailangan maghanda sa Gen 4? Kailangan natin maghanda sa Gen 4 kasi once dumating ang Gen 3, kukonte ang spawns ng Gen 2 and Gen 1 na most of them may evolution sa Gen 4. Yep. Yes. At maraming magaganda doon. Oo. Mm-hmm. We made a list, priority list, kung sino yung mga dapat unahin mong paghandaan once dumating si Gen 4. Wait lang, nawala ako. Nasa outline niya. Ayun. Nawala. Ayun. Unang-una, isa sa mga pinakauna nating dapat pagbigyan ng tuon. Oh, pagbigyan ng tuon. Wow. Oh. Lalim. Oh. Pagbigyan ng pansin si Togekiss. Yes. Togepi. Yeah. Togekiss. Si Togekiss kasi, una, siya ang second evolution. So, there is a big possibility na 100 candies ang kailangan para i-evolve siya. Oh, ang tanong, may 100 candies ka ba kayo? Do I have? Ako 51 pa lang. Oh. Let me check. This is not final kasi si Togepi's baby Pokemon. Usually, kapag baby Pokemon, ang ginagawa nila, 25 yung baby Pokemon, tapos 50 pa rin yung pag-evolution. Pero there is a big possibility na 100 ang Togepi's. Nakita ko lang ngayon, I have 73 candies. Uy, at least, man. Lapit na ako. Lapit ka na. Bigyan ko na lang ng rare candies yan, or they have a Togekiss. Oh, kung Togekiss, go. Pwede mo lagyan ng rare candy, or kung gusto mo magtipid, kung may Togekiss kang nakita, pineapp. At sa mga nakahuli ng Togekiss ngayon, recently, pwede pasabi sa amin kung nakuha nyo ba ay 3 candies or 5 candies. Doon natin malalaman kung kung 100 ang kailangan for Togekiss. Togekiss. Okay, now. Next one on the list, isa pang napaka-rare. Though sa'yo, di siguro masyado. Likiliki. Likiliki is the evolution of Lickitung. Oh. Si Lickitung, para siyang Chansey. Yep. Nasa same biome siya ni Chansey, pero may certain biomes na Lickitung. So wait, biome Chansey yung Chansey biome yung bahay ko? Once malaman mo na Likiliki Lickitung yung lugar mo, isa di Lickitung biome ngayon. Oh! Pero halos parehas ang spawn sila. Kung ano yung nag-spawn sa bio ni Chansey, yun ang nag-spawn din sa bio ni Lickitung. Talaga? Oo. So, I have a chance na makita si Chansey sa bahay. No, kasi nga, bio nga is, mo nga is Likiliki. So, merong. However small, meron. At may nakita ko reports na nakakita ng Chansey sa may upper side, sa may Commonwealth. Oh! Oh, so, posibleng yun, wala pang Lickitung si Ida Nerd. Tapos kailangan mo pang mag-evolve. Yep. So, ang pinakamadali talaga yung saka egg no? Oo. Ako sa egg ko nakuha yung first Lickitung ko. Ako hindi. Yung first Lickitung ko nakuha ko sa Dapitan. Nag-spawn lang sa lure. Hindi ko pa alam na rare yun. Uy, Lickitung, nice. Tapos nakuha pa ako Lickitung sa after a few weeks. Uy, Lickitung ulit, nice. Doon ko lang nalaman na rare pala. Tapos wala pa akong chance. Oo. Nung time na yun. Anyway, next na kailangan. Ay, ilan na yung Lickitung candies mo? Oh, may Lickitung candies. Ilang candies kaya kailangan nito? Kailangan lang yung 50 dyan kasi di naman siya. 50, eh. I have 84 candies. 170. Ang dami ko. More than I need. Anyway, Porygon Z. Yes. Ang isa pang kailangan natin pagandaan. Though, ngayon, sinasabi yun a few days ago na kailangan dami-dami Porygon na hatch. Kailangan mo pa rin mag-ipon kasi hindi ganun ka-common si Porygon in the wild. Mm-hmm. Si Porygon Z, kung si Porygon 2 ay kailangan ng 50, si Porygon Z kailangan 100. So, kailangan mo ng 100 Porygon candies. I have 134 candies, so I guess... Ako, di ko na alam yung sabi. Porygon Z is like an Alakazam for normal types kasi mataas ang special attack niya. Oh, nice! Pero low speed niya. So, posibleng isa siyang glass cannon sa Pogo, pero hindi pa ako entirely sure. Si Porygon Z kasi medyo polar opposite ni Porygon 2. Porygon 2 medyo tank siya. Next sa listahan is si Miss Magius. That is the evolution of Miss Revus, the yes, ghost-looking type thing. Nung Gen 2. Ang Miss Revus naman, though it's not that rare, it's still rare in a way to get 50 candies that easily. I have 88 candies. I don't know. Di ko na, iyo ko buksan yung Pokemon Go kung baka mawalan tayo ng connection na naman.
So, next up, Gliscor. Gliscor is the evolution of Gligar, yung ating dreaded 10KM hatch dati. Oh, pero ako, I love Gligar. Mahuna siya, ano siya, underrated defender siya. Maganda sa mag-defend, kasi ang taas-taas ng defense niya. At nakalimutan ko sabihin nga pala, si Gliscor, may possibility siya na makasama siya sa gym meta or raid meta. Kasi mataas yung stat ni Gliscor. Ganyan din si Togekiss. Posibleng maging premier fairy type attacker si Togekiss kung i-base natin sa stats. Si Gliscor din ganun. Mm-hmm. Lalo na si Gliscor, maganda siya sa ano sa Pokémon main series game. Next up is Weavile. Weavile. It's Mamoswine. Weavile. Sorry, kasi mahalos magkapareho sila eh. Like ice type. No, oh, Weavile or Weavile? Ay, hindi pala sila pareho kasi tatlo yung evolution ni Weavile. Oh. Si Weavile. Pero Weavile is the evolution buti of na lang, buti na lang, Sneasel. Buti mo green up mo sila kasi halos para sa sila ng function. Ice yeah. type attacker. Kaya nga, si Weavile at si Mamoswine kasama din siya sa posible na mga ice type attacker kasi by Gen 3 konti pa lang ang ice type attacker. Yep, ang mga sigurong notable pa lang ay si Glalie at si Walrein, kaya lang hindi naman ganun kakilala. Okay, checking my Sneasel right now. I have a attack. Magandang attack na Sneasel. Tapos meron akong 258 candies. Nice, pwede ka na maghanda doon. 50 lang naman sigurado ang candies na kailangan for Weavile. Pero si Mamoswine, siguradong 100. Mm. Kasi 100 eh, third evolution siya eh. Let me check my Swinub. Swinub! So I have 259 candies. Pwede na yun. 100. Basta waka 120 ka for Swinub to, ano, pilot to Mamoswine. Yep. Next up, si Tangrowth. Yay! Finally! Tangrowth. Si Tangela kasi. Tangela. Tangela, Tangela. I have no idea. Anyway, kahit ano naman, it's potato potato. Tangela is a good grass type attacker. Yeah. Pero mataas so, nga lang safety niya eh. Oh. Based sa Pokemon Go Hub. Mataas yung magiging safety niya. Parang 2-9 yata yung magiging max safety niya. Kung si Tangela nga maganda na siya ngayon, paano pa kaya sa next gen si Tangrowth? Si Tangrowth yep. Natataas ng defense. Posible siya maging Snorlax for grass type. Oh, nice. Next up, ito talaga. Actually, hindi talaga. Kasi nung nakita ko siya sa Pokemon Go Hub eh. So, our next Pokemon is Rhyperior, the evolution of Rhydon. I thought na kapag in-evolve mo yung 3,000, save mo na Rhydon, baka maging what, 4,000? Pero nung sa Pokemon Go Hub, it's 3,900, I think, ang pinang max CP niya. 3,900? Ang expect ko 3,500. 3,936, something like that. Ang expect ko 3,500. Pero most likely dahil nga si Mewtwo ay nasa 3,900, in-nerf si Rhyperior at si Rhydon din. So, if you have a Rhydon, iwalk nyo na yan. Oh, you're one step away for after Rhydon. Powering it up, of course. Rhyperior would be a powerhouse din. Kung paano, siya ang papayat kay Rhydon, pero Rhyperior would be no slouch pagdating sa metagame. Next up, si Electivire and Magmortar. Okay, who the hell are those? Evolution ni Electabuzz and evolution ni Magmar. Nice! Electabuzz and Magmar were sort of lackluster ngayon generation. Pero once dumating ang Gen 4, magiging malakas kaya yan? Magiging think? Malakas si Electivire for sure. Kasi pili lang ang mga electric type attackers na nakikita natin. Raikou! Posibleng ma-overpower niya si Jolteon, pero not si Raikou. Paano si Zapdos? Si Zapdos. Posibleng hindi rin si Zapdos. Yung si Zapdos at si Electivire pa rin ang maganda si, until Gen 5. Okay, cool. Nice. Next up, si Lithion and Glaceon. O nga pala. Grass and ice type. Before I forget, nakalimutan ko, what? Posible nga pala may evolution items ang ilan sa mga ito. Nakalimutan ko yung later. Oh, really? Si Togekiss, si Porygon Z, si Miss Magius, si Gliscor, si Weavile, si Mamoswine. Ang dami! Si Rhyperior, si Electivire, at si Magmortar. Posible. Ang bilang pala na bila na banggit, si Likiliki at si Mamoswine. Talaga? Holy fish.
Oh. Kailangan din pala nila ng evolution items. Yung mga yung mga binabanggit nyo guys, babanggitin ko. Medyo top to bottom ako eh. Aha. So, mula... Ano yung pinaka-importante sa... Kasi, for sure, may mga evolutions na alam kong handa na kayo. So, balikan muna natin. Lalo na kapag nakatira ka sa ano, BOA. Oo. Anyway, next, yun nga, si Electivire at Magmortar, kailangan din ng items. Yung Electrizer and Magmarizer, ba? So, diyan, nagkakamali. Next up, si Leafeon at Glaceon. At posibleng... Si Leafeon ang posibleng makasama sa meta game kasi mataas ang attack niya. Oh, nice. Good. Si Glaceon ang posibleng. Oh, no. Yun pa naman yung gusto kong maging magandang ice type. Hmm. Marami yung sugal ng ice type. Next up, ang pinakahuli sa listahan natin ng mga kailangan natin i-prepare, Magnezone. Bakit kasama pa rin siya sa mga kailangan natin i-prepare? Though marami naman siya sa MOA. Kasi posibleng inerf ang mga electric biomes. Kasi merong tatlong dagdag, o actually maraming dagdag, sa ng mga electric types sa Gen 3 at sa Gen 4. Si Plusle, Minun, Electrike, Manectric. Tapos sa Gen 4, sa Gen 4 si Luxray. Si Shrinx at si Luxio Luxray. Posibleng if ever man magkaroon ng ano, nerf sa electric bio, posibleng sila. Or kung magiging steel type man ang, ano, ang nerf sa kanila, marami ding steel type na i-release sina Aron, sina, ano, sila Mowile, si... Baka posibleng, hindi posibleng si Beldum kasi medyo dapat rare yun. Pero maraming dadagdag na steel types at electric types. Posibleng umotik si Magnemite. So, as much as possible, kumuha kayo ng marami ng Magnemite, pero si Magnezone, posible. Posible na ano na may raid, nasa raid meta, pero hindi ganoon kataas. Pero may possibility lang, maliit lang. Okay. Sabi ni Argon Oxy Nitro, thanks daw sa shout out. Ay, oo. Si Aron. Okay, so our least priority sa mga Gen 4 evolutions is Honchkrow, Ambipom, and Yan Mega. Dahil, for obvious reasons, oo. Ang dami ng Honchkrow, ang dami ng Ambipom, marami ng Yan Mega, kasi hindi naman sila maganda sa meta. Yep. So, Honchkrow kasi, Honchkrow siguro, pero unlikely. Yep. Si Miss Magis niya hindi malikely na ano, nasa magandang placement sa meta eh. Click the logo to subscribe. Click the box on the left to hear the full episode. We are live at Discord every Friday night. In 500 meters, stay to the right the U-turn slot.